Sunod din of days, ang kontrobersyal na sunflower na ipinadala sa bahay mismo ni Miss Catherine. Sino nga bang nagpadala? But before today sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, lahat ng mga sumusuporta kay Catherine Bernardo Alden Richards, and of course sa mainit po ninyong pagsuporta at pagtitiwala sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa palagi ang panonood. And ngayon nga, kalat na kalat ngayon sa social media dahil si Mami Min po ay nagbigay ng updates patungkol sa naganap nilang celebration kung saan sinelebrate po nila yung pagkamatay ni Summer na first four babies nitong si Miss Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. So dahil po dito, dahil po sa mga pa-sunflower, no, nung una, nung mga nakita natin dyan, is parang kunting sunflower pa lang. Maybe it was being by Miss Catherine. So binili ni Miss Catherine ang pamilya niya. Pero ang mas nakaka-nerky at talagang nagbigay ng curiosity sa lahat ng mga manonood nang ipinost na ni Mami Min sa kanya pong IG story ang isang bouquet of flowers ng sunflower. Sabi niya, magic, nag-multiply ang sunflower ni Summer. So ganito nga yung kanyang Instagram post na talagang marami pong mga nagtalo-talo sa Twitter, no, sa X, kung sino nga ba talagang nagpadala ng nasabing flower. Kasi alam naman natin na very iconic kasi yung sunflower sa Katniel. Alam natin yan, alam natin lahat yan, lalo na yung mga shippers ng Katniel to Katniel. Alam natin na talaga napaka-importante at talagang memorable ang ganitong mga flowers para kay Miss Catherine at kay Mr. Daniel Padilla. And ito ring flowers na to ang nag-signify sa talagang single na siya at all. So when I check it, nag-check po ako ng IG story ni Mr. Daniel Padilla. Eh ano niya po ito? Ito po yung IG niya. In-IG niya yung picture ni Summer. And then, tinahanap natin kung meron bang palatandaan kung kanino ba talaga galing yung sunflower. And then I check dun po sa IG story din ni Mr. Alden Richards, ni Mama Tenny Lay Sam. Kasi marami nagsasabi na maaaring sunflower nga daw yun. Pero yung arrangement ng flower ay may halintulad dun po sa bouquet of flowers na ibinigay ni Alden Richards during dun sa birthday po ni Miss Catherine. So, ito po yung aking point of view. So, alam naman natin that summer is really important. Very important po yan sa buhay ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla. So, I think that flower yung flower po na yan is hindi siya galing kay Mr. Alden. Katulad ng mga sinasabi ng mga ilang fans. Huwag tayo masyadong ma-shock kung magaganap talaga to. Kasi syempre, naging parte ng buhay nila yan eh. Pero, mapadalan man or tinanggap man ni Mami Min yung mga flowers na ito, kung galing man ito kay Daniel Padilla, hindi naman po ibig sabihin no, na magkakabalikan na sila or may plano na silang magbalikan. Maaaring nga hindi pa rin naman talaga nagputol ng komunikasyon si Mami Min dito po kay Daniel Padilla. Kasi still, kahit sa IG po, pinafollow pa rin naman nila ang isa't isa. So wala po tayong any means na talagang they really forgot or they really burned the bridge. Diba? And at the same time, let them do that para dun sa kanilang four babies. And I think hindi naman po manghihimasok si Mr. Alden Richards sa magpadala ng sunflower na alam niya talaga na parang for respect na rin, ba? Diba? Maging respeto na rin dun po sa naging four babies ni Miss Catherine Bernardo. So I think for me ha, yun po yung aking assessment that it was not came from Mr. Alden Richards but it was came from Mr. Daniel Padilla. Kasi pero magdaka kayo kung yung sunflower na yon ay ipinost ni Miss Catherine sa kanyang IG. And the last time I check, ito po ang laman ng IG story niya ngayon, yung promotion ng kanila pong movie at the same time kasama niya si Mr. Alden Richards. So huwag tayo masyadong kabahan, huwag tayo masyadong ma-curious sa mga bagay-bagay at huwag din nating isipin na porque tinanggap nila yung flowers sa sunflower na yon eh may magandang mangyayari na between Catherine and Mr. Daniel na parang nakakamoy daw ng comeback, sabi po ng ilang mga fandom. So alisin natin yun sa utak natin. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Una pong komento mula kay Ma'am Shiplora Esquilo. Sabi niya, always cut din. Heart. Sabi ni Ma'am Shibilinda Manalang, can't wait for October 5, Miss Lars, sa update nyo sa cut din. Ayan. So, sa Saturday po, we will gonna have a updates for you. Doon po sa mga latest happenings po sila doon sa Santa Rosa. And I pray na makasama ko ay husband ko para at least may mag-drive sa akin papunta doon. Sabi ni Ma'am Shipigiyu, grabe naman, ina-exaggerate na ng mga fans si Summer. Ano palagi nila kay Kat? Hindi naman siya nga si Catherine para humagulgol. Magkita man sila ni Summer, hindi naman hahagulgol. At para mas social pakinggan, pwede magpang-teary-eyed lang. Walang babae nga hagulgol sa ex, lalo na kung matagal na rin wala. Magkita man sila, baka formality na lang. Hi, hello, or magtanguan lang. Depende po kung sino unang babate. Besides Miss Darrell, tingin ko kay Kat, okay na siya. At mas mukhang happy na si Catherine. Nadami ng trabaho at blessing na dumarating kay Kat. Freedom na meron siya ngayon. Imposible humagulgol po. Sabi nga ng kanta, I remember the boy but I don't remember the feeling anymore. Yes po. This is really the most exact words that we can describe dun po sa pangyayari na yun. Kaya nga po talagang fina-check natin kasi parang wala namang ka-social-social yung dating kung hahagulgul ka. At ano pong dahilan? Nakita ba natin na ginawa ni Miss Catherine yun? Kahit sobrang sakit na, diba?
Sabi po ni Ma'am si Anve Anlameda, kung tunay na minahal ni DJ si Katsana, nagtitreasure siya sa relationship nila. Sa umpisa, alam na natin kung ano yung love, feeling very strong. Ngunit unti-unti kasing nagbago si DJ habang nalalamig na ang treatment niya towards Kat. And it is a sign na unti-unti na naglaho ang feelings. Hindi na dapat i-venture pa ang future kung unti-unti na naglaho ang feelings. Pwera na lang kung okay lang sa atin na maging martyr na asawa si Kat, na kahit maghanap ng iba si Boy within the marriage, tatanggapin pa rin niya. Yan ang pag-iisipan ni Kat. Sana maghanap si Kat ng somebody who can give her emotional security, kasi yung feeling in love, hindi yan magsisilbi kung palagi ka na. Kung palagi ka na lang sinasaktan, you will soon long for someone who can give you peace of mind, na kahit hindi ka nakatingin sa kanya, alam mo na ikaw lang ang one and only na mahal niya. Which is, this is really very powerful words that we can receive today, no? Tama po yun, kasi parang magiging martyr ka ba? Dalawang klase lang kasi, sabi nga ng kasabihan, dalawang klase ang tao, isang manloloko at isang nagpapaloko. So saan ka dun? Pipili ka ba na kasama mo nga yung mahal mo, pero diba, ang dami mo na kailangan i-sacrifice, na halos yung mental health mo ay hindi na po talaga nagiging okay. And sometimes we need to choose the very hard decision that we can have para po magkaroon tayo ng peace of mind, kasi talaga hindi mababayaran ng kahit ano pang bagay. Sabi ni Ma'am si Annabelle Hilda, good day Ma'am Dards, I'm so happy that for first time nabasa niyo po ang comment ko. Lahat ng updates mo pinapanood ko, madalang na ako mag-comment at isang beses pa lang mo nabasa, but actually I'm happy Ma'am Dards na may Moltoy dito sa Cebu. Noon si may Moltoy sila, hindi ko talaga pinapalagpas. And who would have thought this time si Alden nakasama ni Kat, and I'm loving it so much. Take care always Ma'am Dards, and God bless us all. Ayan. Thank you Ma'am si Annabelle Higida. Ayan, salamat po sa inyo pong pagiging silent supporters, ano. And salamat din sa pagbibigay ninyo ng inyo pong saloobin patungkol sa mga bagay na ito. And I know that all Cebuanos, no, ay very excited po dun sa kanila, kasi talaga naka-line up po yun eh. And sabi ni Ma'am si Annabelle Lameda, again, same pala ang kapalaran ni Luis at Julian na maiyak-iyak na lang dahil sa mga bashers ng Alden. Kaya tuloy naudlot ang mga tunay na nililigawan ni Alden. Let Alden and Catherine do their professional job, na kahit sinong kapartner nila, nandun pa rin sana ang mga supporters nila, gaya ni Nora Tirso Cruz, si Vilma with Edgar Mortiz, na grami ang dami ng fans. Pero hindi naman sila ang totoong buhay, gaya ni Susan Rosas at Eddie Gutierrez, hanggang tumanda sila nakapag-asawa ng iba, pero hindi nawawala ang mga supporters nila. This is exactly what I've been trying to say to you. Dahil mga actors and actresses po si Alden Richards and Miss Catherine Bernardo, there is a possibility na maipartner po sila sa iba. Huwag tayong gagaya sa isang fandom na parang napaka ano sila, parang kinakanya nila yung tao. Siyempre mga actors and actresses yan, so talagang may pagkakataon na maipapartner po sila sa iba, but it doesn't mean na parang yun na yung gusto, diba? Ganun kasi yung pag-iisip ng mga tao eh, which is dapat yung mga kat din, alam ko hindi kayo ganun. Sabi ni Faye Pancho, avid fans of kat din kahit marami, matanda na being start ng manhood sa kat din sa una ng movie Hello Love Again last 2019. While watching the movie, I saw their best chemistry at bagay na bagay silang dalawa. Parang destiny yan sila, lalo na ngayon na hiwalay na sila ni Daniel. Ayan, sabi ni Ma'am Faye Pancho. Ito po yan, diba? Marami pong nakaramdam talaga. And sabi ni Ma'am si Annabelle Garde, congrats Alden, more blessing and more power. Parang di type ni Alden si Luis, kasi ang type ni Alden ay morena. Saka grabe talaga naman yung mga Alden fandom. Until now nga, diba, kahit ilang ulit mong sabihin na married si Maine, sige pa rin kung ano-anong sinasabi. Yes, true po yan. Wala tayong magagawa kung i-partner ang Kat din sa iba. Magkaiba man talaga sila ng network. Ipag-pray na lang natin na di sila nagbabago sa isa't isa at di sila matukso. But there's also possibilities na masundan agad after ng HLA. It depends sa management. Thanks Miss Darren sa update. Good night and God bless. Ayan. Thank you Ma'am si Annabelle Garde sa inyo pong komento, at salamat din po, no, sa inyong panonood. Kahit gabi na tayo nakapag-updates dahil medyo na busy tayo sa umaga, pero syempre wala tayong palalagpasing araw na maihatid po sa inyo mga latest updates patungkol kay Miss Catherine and Alden Richards. And salamat din po dahil nauunawaan po nating lahat kung ano ba talaga yung pwesto natin sa buhay ni Alden at ni Catherine. Tayo po yung mga supporters, and they are also a humans, di ba, na meron pong sariling desisyon sa buhay na hindi natin pwedeng panghimasukan kung ano man yung magiging desisyon po nila. Pero ngayon sa nakikita natin, talagang medyo sacred yung kanilang samahan. Talagang pinipilit po nila maging private ang mga bagay-bagay, pero dahil po sa mga gestures, sa mga actions, sa mga pinapakita po nila sa social media, kahit po tayo meron tayong tinatawag na discernment eh, madi-discern po natin kung ano ba talaga yung tunay na relasyon ng dalawang ito. Sabi ni Ma'am si Conchita Verde, thanks Miss Darren, support lang po tayo, solid na solid po, thank you so much. Sabi ni Ma'am si Virginia Ilagan, I'm always watching Miss Darren, salamat at lagi kang may update sa Katlin. I can't wait to see the movie HLA in Chicago. Lagi ako nanonood at umuwi pag may movie si Kat, especially black screening, pero ngayon andito ako sa Chicago, no chance akong maka-attend sa black screening with Alden. Love them much. Ayan, thank you po sa inyo pong mga komento Ma'am Shino. I know na narating din po yung punto at hindi man kayo makapanood or makasupport dun sa black screening na meron po ngayon, ay alam ko po na one day you will gonna see those movie. And that's it for today. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page Dareds TV. And also I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow dun. Thank you for watching guys. God bless everyone.